paano mo kikilalanin yung isang bagay kung hindi mo pa lubos na kilala yung sarili mo? Sino ba kami bilang Aeta in the first place? Inalam ko yung sarili kong kultura, ang aming mga salita, mga practices. Ngayon, nung matibay na yung pundasyon ng aking pagkatao bilang isang katutubo, saka ko inalam yung mga bagay na labas naman sa aking kultura. Sa ganung paraan, hindi ko nakakalimutan kung sino ako at kung saan ako nagmula. Dahil alam ko sa sarili ko na buo na yung pundasyon ko bilang ako, bilang isang Pilipino. Ang nangyayari kasi minsan is, pilit natin isinasaksak yung isang standard na hindi naman angkop doon sa standard nila. Mayaman ang kulturang Pilipino. Lahat ng mga yan ay may kanya-kanyang paniniwala, adhikain sa buhay, may mga sariling interes. You have to accept them who they are because every person is unique. Hindi mo malilimitahan ng Pilipino sa kanyang pinagmulan. Ano ba yung kadalasang ginagawa ng mga tao sa syudad? Saan sila nagkakasundo? Now, in my experience naman sa amin, bilang mga Aeta, meron kami isang bagay na napagkakasunduan. Yun ay yung pangangaso. Maging ako na ngaso ko. And that is our common ground. Now, you have to find this common ground in every Filipino. Use that as communicating point ng bawat isa para mas lalo pa na mapagtibay pa. Maalala pa ng mga Pilipino kung bakit sila mga Pilipino.